in mga Park W, mga kababayan. Welcome po sa aking channel at pasensya na po kayo at natagalan na akong mag-update sa aking mga video. Yan, dahil marami akong ginagawang trabaho. Yan. Ang content po natin ngayon, may nagpapatulong po ulit na magsimula siya ng battle business, pagbubuti. May tanong siya sa atin, isang ka-OFW natin dyan. Hindi ko alam kung saan banda siya. Ang pangalan niya ay si... Iba kasi yung pangalan niya, Pedrong Gala. Parang yan, pangalan niya. Sir, yan. Yan na lang, para mas maganda. Ang tanong niya, mga ka-OFW, mga kababayan, nagtatanong siya kung mas mainam ba ang isang exclusive distributor o wholesaler. Yan. Pinagpipilian niya kung magiging wholesaler siya o exclusive supplier siya. Yan. Anong mas mainam daw doon? Yan. At sasabihin natin sa araw na ito kung ano yung diferensya ng dalawang yon. Kung sino mas malakas. Sino mas malakas kumita? Ano ang advantage ng isa? Disadvantage ng isa? Hindi ko gaanong iklaklaro ang pagpapaliwanag ko, pero sana may mapulot kayong konting tips at idea sa ganitong pagbabattle business. Yan. Simulan natin sa wholesaler. Yan, sir. Kung nanonood ka man, simulan natin sa wholesaler. Ang pagkakaiba ng wholesaler sa exclusive supplier. Ano ang advantage at disadvantage nito? Dumako tayo sa wholesaler, sir. Muna. Ang wholesaler, any product yan, sir. Pwede mong ipaghalo. Pwede yung Pepsi, Coke, RC, Cobra, lahat ng soft drinks. Pwede mong paghaloin. Yan. Kung titignan mo, mga ka-OFW, mga kababayan, mas mabilis ang wholesaler. Kahit hindi ka man malawak ang area mo kaysa sa exclusive, kasi ang exclusive malawak ang area niyan. Kahit di man malawak ang area mo bilang wholesaler, papatok ka pa rin kasi nga kompleto yung product mo. Hindi ka man problema ang may dispose yan kasi kompleto ka. Yan ang kainaman ng wholesaler. Yan. Mas mabilis makabinta ng paninda mo. Yan. Kung sa exclusive naman, sir, mga ka-OFW, lalo kung makahanap ka ng mixed supplier, hindi ka naman problema mag-ayos ng bote mo kasi pwede swapping lahat yan. Yan. Kung makahanap ka man ng mixed supplier, sir, paalala ko lang, mga ka-OFW, mga kababayan, ang battle business, ang pinakamahalaga ay maalagaan nyo ang buti nyo. Yan ang pinaka-importante sa battle business. Ang maalagaan ng maayos ang mga buti nyo. In case na di ka makahanap ng mixed supplier, yan, dapat talaga maingatan ang mga buti nyo, mga ka-OFW, mga kababayan. Kasi ang mga customer nyo, halo-halo ang mga buti nyan. Halo-halo. Dapat talaga marunong kang mag-ayos ng buti mo. Dapat makontrol mo ang dami ng buti mo, mga ka-OFW, mga bayan. Kasi hindi naman lagi Pepsi ang kukunin mo kung Coke ang buti niya. Hindi naman pwedeng ganun. Kung Pepsi ang buti nila, Coke ang kukunin mo. Hindi naman dapat ganun lagi. Kasi dapat makontrol mo yung buti mo, yung dami niya. Ayan, mga ka-OFW. Kontrolin mo lang ang bote mo. Kasi may mga customer talaga. Lahat ng customer, halo-halo ang bote niyan. Ang wholesaler, sir, din, may promo yan. Kagaya ng exclusive. Yan. Kagaya ng exclusive, may promo yan. Wala lang incentive. Yan. Ang exclusive kasi may incentive, may quota yan. Yan. Magkakaroon ng bagsak presyo. Yan ang promo na tinatawag nila. Tatawag yung ahente mo, may promo kami, sir, bagsak presyo. Doon ka kukuha ng maraming stock para madubli yung benta mo. Kung less 10 ka dati,
Pabibigyan ka nila ng less 20. O, oh, diba di parang doble yung kita mo pag naibinta mo yon. Yan sir, ang kainaman sa wholesaler. Ang wholesaler sir, kahit kukunti ang puhunan, okay lang. Kaysa sa exclusive. Wala ding puta-puta yan sir, ang wholesaler, kaysa sa exclusive. Walang puta-puta yan. Kung titignan mo talaga sir, mas mabilis ang kita ng wholesaler kaysa exclusive. Kasi lahat ng product nasa sayo. Kahit business permit lang mo nang gamitin mo, okay lang. Kahit di ka muna kumuha ng DTI mo o BIR, okay lang yun. Business permit, okay na yan. Sa wholesaler, okay yan. Walang problema tayo dyan, sir. Pagdating sa business permit, yun lang muna kukunin mo. Ayan. Ang pagkakaiba ng exclusive sa wholesaler. Kumpara sa akin at mga nagsisimula pa lang magnegosyo ng maliitan, doon muna kayo sa wholesaler. Mahirap ang exclusive. Although makilaki ang kita, pero mahirap. Ayan, dumako tayo sa exclusive. Una, ang exclusive talaga, walang halong product. Hindi mo pwedeng haluan ng any product yan, sir. Mga KFW, kung Pepsi, Pepsi lang, kung Coke, Coke lang. Pwede kang sitahin ng supervisor dyan. Mawawalan ka ng incentive. May kontrata ko yan, sir. Hindi ka pwedeng kumuha ng ibang product maliban sa kanila. Ayan ang exclusive. Ang exclusive talaga, malaki ang puhunan. Dahil ang mga customer mo dyan, sir, mga wholesaler na kagaya sa akin, malaki dapat talaga ang puhunan mo dyan sa pagiging exclusive. Yan, tapos dapat magkaroon ka rin ng BIR at TTI permit para magkaroon ka ng resibo. Kasi sir, bilang exclusive talaga may resibo ka na ipapakita sa mga customer mo. Ang resibo manggagaling yan sa BIR. Yan, pwede kang sitahin yan kung wala kang ganyang permit. Yan. Tapos ang exclusive talaga, ang target mo dyan talaga sir, sa exclusive malaking wholesaler. Malawak ang area niyan sa pagiging exclusive. Yan. Pag marami kang target na wholesaler, mas malaki ang kita pero malawak ang area niyan sa pagiging exclusive. Yan. Kailangan mo rin ng malaking truck sa pang-deliver para sa deliver mo. Kung gusto mo talaga na kumita ng malaki. Siyempre, kailangan mo ng malaking truck. Paano pag nakahanap ka ng wholesaler? Malakihan. Limang wholesaler na hanap mo, anim. Hindi naman pwedeng kulong-kulong lang gamitin mo. Hindi naman pwedeng multi-cab lang. Kailangan mo talaga ng head na truck pang supply sa kanila. Tapos, sa pagiging exclusive sir, dapat ang ahente mo makahanap ng wholesaler sa lugar nyo. Masipag ba? Masipag talaga ang dapat ahente mo dyan. Dapat nag-scout yan, nagpapasyal yan sa ibang bayan. Yan ang pagiging exclusive sir. Yan. Ang exclusive kasi, kaya ako sinabing kailangan mo ng malaking truck kasi pinang pick up yan sa planta, kailangan mo rin i-register yung truck sir pang pick up sa planta. Yan, kasi may mga kakilala ko dyan ng mga exclusive supplier. Hindi sila nakaka-pick up ng ng product sa planta kasi hindi pa nakaregister yung truck nila. Pwede namang pumick up yun yung truck nila kaso limitado lang ang makukuha. Kailangan talaga ipa-register yung truck nyo pag gusto mong maging exclusive. Yan sir. Out of the script na lang to. Paliwanag ko na lang galing sa experience ko. Mas mainam talaga sa mga nagsisimula pa lang, wholesaler lang muna kahit hindi ka pumunta sa maraming lugar,
kahit dyan lang sa baryo nyo, pwedeng pwede na kikita na yan kasi kompleto yung product mo eh. Nandyan lahat. Siyempre, pupuntahan ka nila kasi kompleto ka nga. Pwede kung wala ka pang pangsasakyang pang kulong-kulong, wala namang problema yan sir. Kasi pwede namang pick upin na ng customer dyan sa mismo sa bahay nyo. Yan. Kaysa sa exclusive, talagang papasyalan mo lahat ng bayan, makahanap ng mga wholesaler. Mahirap ang pagiging exclusive. Malaki ang puhunan. Kailangan mo talaga ng tao dyan, trabahador mo, ang masipag. Kailangan mo rin ng truck, malaking puhunan. Hindi naman pwedeng maliitan lang ang puhunan dyan. Kasi kung maliitan ang puhunan at dyan ka lang sa baryo nyo, hindi ka makakakuta. Konti lang ang mabibinta mo kasi exclusive ka lang eh. Iisang product lang yung pinopromote mo eh. Eh paano pag nag-deliver ka sa isang customer, Pepsi nga ang kinuha, naghanap ng Coke, naghanap ng RC, wala ka. Pepsi lang kukunin sa'yo, Pepsi product. Maaring mapitawan mo yun, maaring hindi ka piliin yun kasi nga Pepsi product lang. Kaysa sa wholesaler, ang wholesaler, kompleto ang lahat, kompleto ang product nila, doon sila pupunta. Yan sir, ang pagkakaiba ng wholesaler at exclusive. Ang exclusive, may incentive, may promo. Pero, mahirap makadispose ng product. Kailangan talaga masipag kang mag-scout, masipag kang humanap ng mga wholesaler para bintahan mo. Kailangan mo rin ng DTI, BIR. Yan, maraming trabaho yan. Sa wholesaler naman, business permit lang, okay na yon. Hindi ka naman muro problema doon. Kahit kulong-kulong lang gamitin mo, dyan ka lang sa lugar nyo, pwedeng-pwede. Makahanap ka ng mga customer nyo, pwedeng-pwede. Siyempre, kompleto ka ng product eh. Diba? Kung wala kang mahanap na mixed supplier, sir, para ma-swap yung mga buti, alagaan mo na lang yung mga buti mo. Kahit pa isa-isa yung supplier mo sa mga product mo, basta marunong ka lang kumontrol ng buti para hindi ka naman laging mag-deposit ng mag-deposit. Kung magpapa-deliver ka na ng product mo, kontrolin mo lang. Ayan ang pinaka-importante sa lahat, ang pagbubuti, ang maalagaan, ang mga bote nila. Yan sir. Sa mga nagbabalak magnegosyo, mga KFW, mga babayan, mag-isip po tayong maigi. Pagplanuhan natin maigi kung ano yung gusto nating negosyo. Sa battle business, maganda pa ito, long term, parang long term commitment mo ito kasi pang matagalan na negosyo ito, lalo't well-known, kumbaga kakilala ka na sa lugar nyo. Yan. Mas mabilis at mas malaki ang kikitain mo kung nahawakan mong maigi ang itong negosyo na to. Hindi ko naman sinasabing huwag na kayong mag-exclusive kasi ang exclusive, malaki ang kita talaga yan. Pero pag wala ka namang puhunan, di talaga mag-click-click yan kung wala kang puhunan. Kailangan mo rin talaga ng trabahador mo. Kailangan mo ng truck na malaki. Kailangan mo ng puhunan. Kailangan mo ng BIR, kailangan mo ng DTI, kailangan mo ng resibo para sa pagre-resibo ng mga product mo. Magandang exclusive kasi malaki ang kita yan. Malawak ang area mo sa pag-deliver kaysa sa wholesaler. Pwedeng dyan lang sa baryo, pwede rin lumawak ang area mo pero kasi kung lalawak ka pa kasi sa area mo bilang wholesaler, maaring sitahin ka ng mga naka-area doon. Maaring ganun. Sisitahin ka ng mga naka-area doon ng mga bisoro. Maaring ganun ang mangyari. Kaya mas mainam ang wholesaler bilang nagsisimulang negosyo. Yan. Kahit maliit ang punan mo dyan, mabilisan ang kita dyan kasi kumpleto ka. May alak ka lahat ng klase ng soft drinks, pwede mong pag-uluin.
Ang explosive, hindi mo dapat paghaluin yan. Yan, kaya ang pinaka-debis way, magsimula muna ng maliit na negosyo. Para pag lumakas na kayo at nakapag-isip na kayo ng maayos, pwede kayong maging exclusive. Yan, pwede mong hatiin yung negosyo mo, pwede yung asawa mo maging exclusive at ikaw maging wholesaler. Pwede yun, mga KFW, mga babayan. Pangalan niya yung exclusive, pangalan mo yung wholesaler. Ah, di ba? Mas mainam na ganun ang mangyari. Kaya simula muna kayo sa maliit. Sana, sir, nakahanap ka ng tips at idea sa sinabi ko. Kahit pabulol-bulol yung mga script ko. Yan. Doon ka muna sa maliitan. At kung sa mga may nagtatanong pa dyan, gustong magpatulong, comment lang kayo sa baba. Hahanapan natin ng solusyon yan. Ang mga dapat nyong sagutin, ang mga dapat nyong tanongin. So, solusyonan natin yan. Hanggat maaari, matulungan ko kayo. Makapagsimula kayo, may kunting idea kayo sa ganitong pagbubuti. Kasi ang pagbubuti, napakainam na negosyo yan. Kahit nandyan lang naman sa bodega mo yung soft drinks, hindi masisira yan. Yan. Kaya ang pagbubuti, napakainam na negosyo yan. Mag-isip kayo, mga KFW, ng maayos sa mga nasa ibang bansa dyan. Ingat po kayo. At sana makaisip pa kayo ng magandang negosyo. At muli, have a nice day po sa inyo lahat. At ingat po kayong lahat. God bless po.